Magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga taga-suporta po ng ating mahal na congressman. So ito po, nagpaliwanag po ang ating mahal na congressman kung bakit siya tatakbong senador mo. So pasasalamat niya sa Panginoon na kung talagang palagay niya ay mananalo siya na. So pinaliwag na lang po niya sa mga rider, no, sa mga tao na kaya siya tumakbo, no, mga idol. So ito po, panoorin po natin ang pinakabuong video, no, mga idol. So ito po, hops mga idol, bago mapanood po ang pinakabuong video ay please subscribe po sa ating YouTube channel para lagi po nating mapapanood po ang latest update po natin sa ating mahal na congressman Busita. Ito po. Para malinaw sa inyo, may mga ilang nagtatanong bakit daw ako congressman na ang aga-aga pa, gusto na agad mag-senador, diba? So pag may nakausap kayo na ganun ang tono, ganito ang paliwanag ninyo. Hindi ko binalak pumasok sa politika. Alam ng Diyos yan. Kasi kung bala kong mamulitika, dapat 2006 pa, bawat grupo na siniseminar ko, ano, may listahan ako. Kita nyo, pag tinanong ninyo ako, sir, ilan ang na-seminar mo? Hindi ko kaya sagutin. Nasabi ko, kaya ko lang sagutin. Marami. Okay. Sabi nung iba, bakit si sir, congressman na? First term pa lang, gusto nang mag-senador. Ganito yan. Una, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pangalawa, advokasya lang tayo. Pangatlo, anong sabi ng mga tiwali? Nung ako'y retiro na at pinagpapatuloy advokasya, retired na yan, pulis lang, huwag kang makialam. Sabi ko, ganun pala ang paninindigan ng tiwali. Na dahil retired na ako, hindi ako pwedeng makialam sa paninindigan. Natinig nyo ba yun? Yung sabing retired na yan. Tama, ano? Okay. So, dahil sa ganung komento, naisip ko, pagtanda ko pala, pag namatay pala ako, kasama sa libingan ko yung advokasya. Di sayang lang yung ating paghihirap, pagsisikap na maitaguyod ang protection ng mga motorista, hindi lang mga riders. Kaya pumasok ako sa politika under One Rider Party List. Eh, tanong, sir, bakit bagong congressman ka pa lang, masyadong mataas ang pangarap mo, senador agad? Paglilinaw, hindi ako pumasok sa politika para magkatitulo o maging congressman. Alam ng Diyos yan. Pumasok ako sa politika para mapalakas ang ating advokasya. Paano? Sa pamamagitan ng pagsusulong ng batas. Eh, tatanungin niyo ako, sir, ano na yung status ng batas natin? Na panukala? Kaya kong sabihin sa inyo, eye to eye, hindi ako tamad na congressman. Kapareho ako ng masisipag. Dumadalo ako na hindi lamang yung sa committee ng transportation ang dinadaluhan ko, pati sa education, health, human rights, public order. Dinadaluhan ko yan. Ibig sabihin, kung may masisipag na congressman, taas noo, kaya kong sabihin, kasama ako dyan. Eh, sa kabila ng kasipagan natin, yung ating panukalang batas, nasa committee pa rin. Eh, nagkaroon na ng filing ng candidacy sa madaling salita. Matatapos yung first term natin, hindi lalabas ang batas na panukala natin para sa mga motorista. With that, sabi ko sa sarili ko, pagpapasok uli ako sa Kongreso at hindi naman tayo nagyayabang, alam ko, mananalo uli tayo, One Rider Party List. Hindi naman tayo nagyayabang, pero hindi titulo ang hinahabol ko. Batas para sa mga motorista, para masaya tayo lahat. Pagdating ng araw, patay na ako, nandiyan pa yung batas, may armas ang motorista. Diba?
kaya sabi ko, mukhang walang pag-asa ako ah. Kung mananatili sa kongreso, eh nagkonsulta tayo sa mga kaibigan. Sabi-sabi nila, may pag-asa tayong manalo. Kung tatakbong senador, eh tayo naman nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa taong bayan. Kahit nung unang pagtakbo ko sa One Leader Party List, may tiwala tayo sa COMELEC. Yung tatlong tiwala na yon, yun yung puhunan na nagbigay ng tapang sa atin. Anong mangyayari kung loobin ng Diyos at pagtiwalaan tayo ng taong bayan, maluklok tayo sa Senado? Siyempre, kung nasa Senado tayo, ang One Rider Party List, nasa Kongreso, Pilipino naman tayo pare-pareho, hindi lang kahapon tayo ipinanganak. Iba yung may kakampi ka sa kabila. Kaysa naman, senador ka, parang wala kang kakampi doon. Ibig sabihin, yung wala kang madadirect na, brother, yung panukala nating batas, i-priority mo. Iba kasi yung kasama eh. Yung sa totoo lang, di ba? Parang tayo, magkakasama tayo. Pag sinabi ko, brother, ayusin mo yung pinag-usapan natin, mabilis kikilo siya. So, yun ang dahilan kung bakit napabilis ang pagtakbo ko sa pagkandidato bilang senador. Para nandito tayo sa Senado, may kapartner tayo sa Kongreso, which is One Rider Party List. Ngayon, may mga kapamilya kayo, kaibigan, barkada, may ibang party list na sinusuportahan, huwag kayong mag-aaway. Sabi mo, sige brother, diyan ka, okay lang. Kasi ang mga party list, hindi natin kaaway. Katulad ng OFW party list, kay Congresswoman Marisa Del Mar, magsino? Okay lang yon, hindi naman natin pwedeng sakupin yung kanyang kakayahan para sa mga OFWs. Agimat Party List, kaibigan natin sina Senator Bong Revilla, Congresswoman Lani Mercado. So kung taga Cavite kayo, may mga kaibigan tayong mga kasalamuha, agimat, iiwasan mag-away-away. Maganda yung bigayan. No? Hindi naman tayo pwedeng mabuhay na tayo-tayo lamang. Diba? So iwasan nyo ang makikipagtalo, kahit yung simpleng argumento ba. No? Kumbaga, bigyan natin ng kalayaan ng bawat isa. Pero do sa mga kaibigan, kapamilya natin, sabihan ninyo, eh, bakane men. Labindalwa ang senador na pipiliin, bakane men. No? Idagdag na tayo dyan, di ba? So, basta material na bagay, hindi ko ugaling mangako. Basta kilala naman ninyo ako, bro. Pagkaya ko, binibigay ko. Ang kaya ko ipangako sa inyo at sa taong bayan, tunay na serbisyo. Walang pinipili, walang tinatangi. Eh, tatanungin ninyo, Colonel, ano bang pamantayan mo? Bakit nakikita namin kung tumulong ka talagang sa abot ng kaya mo, ginagawa mo? Imagine, congressman ako, nagising pa ako ng alas dos ng madaling araw. Pag may tumawag na truck driver, hindi kaya nun staff ko. Nagising ako ng madaling araw. Congressman ako, kailan tatakbo pa ng late para tulungan yung mali ng huli ng LTO na multa 12,000. Tatakbo pa ako ng Cebu. Hindi ko naman pwedeng ipayo na, brother, bahala ka na. Papadalhan ito ng pera. Kailangan malaman ng taong bayan ano yung mali, ano yung tama. So, doon sa ginagawa natin, siguro naman, hopefully, ay patunay na yon na totoo tayo. Going back, tatanong nyo, sir, napansin lang namin, talagang nagsasaklipisyo ka. Kahit madaling araw, kahit tricycle driver lang, sabihin natin ganon. Or hindi ko kakilala, or na hospital, tinutulungan natin. Isa lang ang pamantayan ko dyan. Minsan lang tayo mabubuhay. Yung kaya natin, gawin na natin. Para pagdating ng araw, mamamatay na tayo, nakaganyan tayo. So, loud and clear yan, ha? Loud and clear. Sabi nung iba, sir, pag nagsinador yan, baka maiba na ang pananaw niyan. Brothers and sisters, simula nung ako yung naging pulis,
naging colonel, nagretiro, nag-congressman, ramdam ninyo yan. Parang ang kausap nyo pa rin yung dating colonel. At na, alam nyo, sabihin na natin totoo na may tao na plastic. Kung magpa-plastic ako sa inyo, napakahirap, ilang taon na ako nagpa-plastic. Di ba? Ang pagiging plastic, pwede yan. Siguro, nagkausap tayo ngayon, pwede kang mag-plastic. Next week, nagkausap ulit, pwede kang mag-plastic sa inyo. Pero pag pinag-usapan, taon na walang pinipili. Kahit sino ka, welcome sa opisina. Yun yung patunay na kung loobin ng Panginoon Diyos at sinuporta ng taong bayan, mag-senador tayo. Senador ang kakampi ng masa ng motorista. Walang mababago. Sabihin ninyo sa ating mga kaibigan, mga kasama, huwag kayong mag-alala. Kumbaga sa level up lang. Yabang, no? Diba? Huwag kang magkamot ng ulo. So, again, sabihin sa ating mga kasama, huwag mag-alala. Mananatili tayo 24 oras bukas. At mananatili tayo kung ano po ninyo ako nakilala, walang mababago. Sabi ko nga, pwede kang mag-plastic 1 week, 1 month, pwede. Pero yung ilang years na tayo magkakasama, hindi pwede yun. Diba? So, may kausap ako sa Quezon Province. Yung brother, yung idinulog mo, yung sa may sakit. At saka yung sa dalawang truck drivers. Brother Matt, ako na pa pala. Take charge. Yes, ma'am. Okay. So, again ha, kaibigan natin ang Agimat Party List. Respetuhin natin. No? Huwag tayo magigipagtalo o simple lang, bigayan. Halimbawa, brother, kapamilya mo ay tatlo, dalawa, hindi rider. Ikaw na magtulak, doon ka sa Agimat. Ha? Ba't sinasabi ko yan? Ayaw ko yung parang sakim ba? Dahil alam mo, riders lang ang bumoto sa akin, 100% panalo ang one rider party list. Tama ba? O yung mga kapamilya nyo hindi rider, itulak nyo sa ibang party list. O may kamag-anak ang OFW. Brother, OFW. Ang iboto mo, OFW party list. May kapamilya ka na tindera o kung ano nga na buhay yan. Doon ka na lang, Agimat party list boto mo. Kabiti ka eh. Mga ganon. Ibang usapan yun, huwag mong aawayin yan, ano? Diba? So, ang punto dyan, huwag tayong makasarili. Hindi kasi tayo pwedeng mabuhay na tayo lang. Okay? So, respeto. Ayaw nating madidinig na dahil sa pag-release, dahil sa kandidato, mag-aaway-aaway. Huwag ganon. Mag-uwi natin yung mukha ng politika. Ayos. So, brother, yung anniversary celebration. Brother Matt, thank you. Okay. Para sa darating na halalan ng mga idol, ay huwag po natin kalimutan ng ating mahal na congressman na ilagay po natin na senador no, para sa masa. Number 12, Colonel Busita para sa balota no, sa ito po. At pati ang 56 one rider party list ng mga ayman. So, supportan po natin sila hanggang sa muli.